Kumikita noon ng 1,500 pesos si Juanito Vedad sa pamamasada ng UV Express. Pero ngayon, swerte na kung makapag-uwi siya ng 1,000 piso. Halos sa diesel na lang daw kasi napupunta ang kinikita niya. Mas malakas pa ang krudo kaysa sa kita. Kaya nahirapan na rin minsan mag-budget. Halos 500 piso rin kada araw ang nawalang kita ng kapwa UV Express driver na si Richard Nano. May mga 10 years na kami din nag-increase. Siguro nasa 400 o hanggang 500 sa kita na nawawala namin sa diesel. Sabi ng presidente ng Codex o Coalition of Operator and Drivers of UV Express at iba pa, pangkaraniwan na sa UV Express drivers ang nararanasan ni Juanito at Richard dahil sa halos lingguhang taas presyo sa petrolyo. Kaya naman naghain na ang grupo ng supplemental petition si LTFRB na humihingi ng provisional increase na 1 peso per kilometer. Kung papabor sa kanilang desisyon, ang ruta halimbawa na Pasig hanggang Quiapo na may 12 kilometers ang layo, magiging 36 pesos na ang pamasahe mula sa kasalukuyang 24 pesos. Bukod pa rin ang hiling nilang 3 pesos per kilometer na dagdag pasahe mula sa naunang petisyon nilang itaas ito ng 2 pesos per kilometer. Ayon sa Codex, ang umiiral na 2 piso kada kilometrong pasahe ng UV Express ay ipinatupad mula pa noong 2007. Mula noon ay hindi na raw ito itinaas. Nararapat lang daw na pagbigyan sila, lalo't kamakailan pinagbigyan ng pisong provisional increase sa mga jeep. Linggo-linggo po, tumataas ang presyo ng diesel, tumataas ang presyo ng mga ibang bilihin. Kung kaya po kami, kahit nahihiya po kami sa mga pasahero, ay napipilitan na po kaming humingi ng fare increase. Dagdag pa ni Marable, apektado rin sila ng pagtaas ng presyo ng diesel gaya ng mga jeepney driver, kaya dapat maisama rin sila sa pantawid pasada program ng pamahalaan. Binigyan sila ng 1 peso, bibigyan pa sila ng pantawid. Siguro naman, makatarungan lang na idamay ang UV Express doon sa pantawid pasadang yon. May 15,000 miyembro ng UV Express ang Codex. Ayon sa LTFRB, pag-aaralan pa nila ang magiging merito ng kanilang panibagong petisyon. I like to see what the grounds are under prayer for a provisional increase. Pero ngayon pa lang, may iba-iba ng opinion ang mga pasahero. E di, walang choice, magjeep na lang. Kung sakali po, sige magbabas na lang ako. Okay na po. Kasi para din sa mga namamasada po, kailangan po nila yun. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.